Marami na mga nagdarating ang bakasyonista sa Davao City para doon ipagdiwang ang Pasko, pero ang iba nagpupunta ron para mamasko at mangaruling. Makibalita tayo live kay Rial Soroche ng GMA Davao. Rial. Mark, dagsana mga pasahero dito sa Davao City Overland Transport Terminal na papasok at palabas sa lungsod para ipagdiwang ang Pasko. Bukod sa mga pasaherong dumarating na rito sa pinakamalaking bus terminal sa Davao City, meron ding ilang bumiyahe pa mula sa ibang probinsya para dito sa lungsod magdiwang ng Pasko. Pero may ilang iba ang sadya, tulad ni Mang Max Burongan na tubong Pagadian City sa Buanga del Sur. Isang welder sa kanilang lugar si Mang Max at nagagawi lamang siya sa Davao City tuwing Pasko para mangaruling. Mas marami raw kasi nagbibigay ng pamasko sa Davao City at sa sinimulan niya ang pangangaruling sa mismong terminal. Uuwi naman daw siya sa kanila bago magbagong taon para ipagdiwang ito kasama ang kanyang pamilya. Bisan og ang atong mga kaigsuunan sa palibot na biktima sa trahedya nga. Bisan og naana ng hitabo sa atong kalibutan, giselebrate na mo ang Pasko. Mark, ayon sa pamunuan ng Davao City Overland Transport Terminal, wala namang pagbabago sa schedule ng biyahe ng mga bus. At simula kanina, wala rin nahuling na nagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay at tulad ng kutsilyo. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Rial Soroche, Nagbabalita, Pilipinas.